look at you. My whole life falls in line. I prayed for you before I called you mine. I get to love you. It's the best thing. Balikan ninyo ang inyong simula. Ito ay maaaring nagsimula sa isang usal. Lord, baka naman makilala ko na yung tao para sa akin. Maaaring para sa inyo isang mga salita lamang ito, pero ito ay may tuturing na nating isang uri ng pananalangin. Kaya kung sasabihin ninyo o masasabi natin na ang inyong pagkakakilala, pagkakatagpo, at ngayon ay paghaharap sa isa't isa sa Diyos ay nagumpisa sa dasal. At ngayong hinahangad ninyo na kayo ay basbasan, ang inyong pagsasama ay sana hindi dito magtapos ang inyong pananalangin sa Diyos. Bagkus ay dapat mas madagdagan pa ang oras na inyong pagdadasal, magkasama man kayo o hindi. Magsimba. Dahil kinakailangan natin na may pagkukuhanan ng lakas, ng liwanag, ng inspirasyon sa buhay. At sa tingin ko, wala nang iba pang mas makapangyarihan, mas maliwanag at pinakamagandang inspirasyon kung hindi ang Diyos. Kenneth, dadating ang araw, ikaw ay magiging tatay at ang isang ama ay itinuturing na o tinatawag nating haligi ng tahanan. Ang isang haligi ay maaasahan kapag ito ay matatag, kapag ito ay matibay. Pero ang isang ama na marupok, mabilis bumigay, mabilis sumuko. Kaya kung ang iyong aasahan lamang ay ang iyong kalakasan,
ay bibigay at bibigay ka sa haharapin ninyong pagsubok na dalawa ni Richelisa. Pero kung ang kalakasang ito ay nagmumula sa Diyos, natitiyak ko kahit anong uri ng bagyo ang dumaan sa inyo, makakayanan mo. No? Kaya yung kalakasan mo, dagdag yung kapangyarihan ng Diyos, ay mapagtatagumpayan mo ang anumang darating na pagsubok sa inyo. Priscilla, ikaw ay magiging ina, at ang isang ina ay tinatawag na ilaw ng tahanan. Ano naman ang silbi ng isang ilaw kung ito ay aandap-andap? Hindi makakapagbigay ng maayos na liwanag o tanglaw, masakit pa sa mata. Kaya nga, kung ang liwanag mo ay nagmumula sa Diyos o sa ating Panginoong Jesus na siyang liwanag ng mundo, kahit anong kadiliman ang masuungan ninyong dalawa, ay kayang-kaya mong tanglawan at ito'y inyong malalampasan. At lahat ng aking sinabi na biyaya ay matatanggap ninyo sa misa. Kaya ito ang pinauna kong sabihin sa inyo, magdasal at magsimba. Katulad ng paghingi ninyo ng pagbabasbas ngayon sa banal na misa, pwede naman kayong ikasal ng walang misa eh. Pero pinili ninyong magkaroon ng misa. Nagpapakita ito ng paghahangad ninyo na ang inyong pagsasama ay magkaroon ng pinagkakatiwala ninyo sa Diyos ang inyong pagsasama habang buhay. Kaya nga, huwag sanang mawawala sa buhay ninyo itong pagdadasal at pagsisimba. Lalo na pag kayo nagkaroon ng mga supling, mas lalo dapat kayong magpursigi sa pagsisimba at pagdadasal. Dahil iyon lamang ang may bibigay ninyong pamana sa inyong mga anak. Isa pa na nais kong inyong pakakatandaan ay lagi kayong magpatawaran, magpatawad. Sinabi nyo, nung kayo'y ini-interview ko, 8 years bago kayo humantong sa desisyon na kayo'y magsasama na habang buhay. 8 years, nag-away ba kayo? Huwag niyo kong tawanan, tanong ko. Nagkaroon kayo ng samaan ng loob. Nagkaroon kayo ng tampuhan. Eh, ba't magkasama pa kayo? Bakit? Mahal! Ang mahal naman magmahal. Saan kaya nagmula yung pagmamahal na iyon? Kay Lord. Oh. Pero kung babalikan ninyo, doon sa pag-aaway ninyo, doon sa samaan ng loob, doon sa tampuhan, kung hindi ninyo pinatawad, magkasama pa kaya kayo ngayon? Nakita ninyo, yung pag-ibig, yung pagmamahal na sinasabi ninyo ay nagmula sa inyong pagpapatawad. Dahil hanggat marunong kang magpatawad, ibig sabihin, handa kang magmahal. Hanggat ikaw ay nagpapatawad, nakikita mo na mas mahalaga yung tao, yung minamahal mo, kaysa doon sa iyong pride. At doon yung masasabi sa inyong mga sarili na araw-araw kitang pipiliin, araw-araw kitang mamahalin. Di ba? Yan yung tagline ngayon eh. Di ba? Sana all. Pero magagawa lamang ito kung kayo ay magpapatawad. Dahil sa oras na kayo ay magpatawad, tumigil magpatawad, pinuputol niyo na rin ang inyong sarili na magmahal. Kaya nga sinasabi sa atin na ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay patuloy na umiibig sa atin dahil patuloy siyang nagpapatawad sa atin. At yung pagpapatawad na iyon
ang nagpapatibay, hindi yung pag-aaway, hindi yung mga pinagdaanan ninyong problema ang nagpatibay sa inyo. Ang nagpapatibay ng samahan ng mag-asawa ay yung pagpapatawad. Dahil ipinakikita mo na hanggang sa huling sandali na mas mahalaga ang pag-ibig mo kaysa doon sa iyong pride. Kaya nga, itong bagay na ito ang masasabi nating magiging dahilan upang yung sama ng loob, yung tampo, yung galit ay inaalis sa puso at hinahayaan mo itong punuan ng pag-ibig. Yun yung nagpapalalim noong pag-iibigan. Kaya nga kung titignan natin, marami na rin naman akong ikinasal na umabot ng 25 years o ikinasal muli na umabot ng 25 years, 50 years. Meron nga, after 25 years nilang makasal sa West, saka lang sila nagpakasal sa pari, sa simbahan. Pero pag kinakausap ko sila, simple lang ang sagot nila, tanggap ko siya. Anong ibig sabihin ng tanggap ko siya? Na kahit yung kanyang mga pagkakamali, niyayakap ko at ako yung pumupuno. Yun yung pag-ibig. Tanggap ko siya, kaya handa ko siyang patawarin. 8 years, nagkaroon ng tampuhan, samaan ng loob, nagkagalit, nagkabati, nagkapatawaran. Kaya nga kung babalikan ninyo, kung tatanungin ko kayo ngayon, naalala niyo pa ba yung pinakauna ninyong pinagawayan? Hindi na. Natabunan na ng pag-ibig. Yan ang hiwaga sa buhay ng tao. Na sa kabila na ika'y nasaktan, ika'y nagawa ng masama, handa mong patawarin at handa mong mahalin. Yun ang magpapatibay ng inyong pagsasamahan. At lagi ninyong tatandaan na kapag kayo ay magkaroon ng hindi pagkakasundo, halisin niyo yung mga salitang, ikaw kasi, kasalanan mo to. Tapos sasagot naman yung isa, o sige ako na, matigil ka lang. Maliwanag na sinabi sa ating ebanghelyo, hindi na kayo dalawa kung hindi isa. Kaya wala nang ikaw, wala na rin ako. Sa mag-asawa, laging tayo. Patandaan niyo yan. Kayong dalawa ang humaharap sa problema. Hindi kayong dalawa ang pinaghaharap at pinaglalaban ng problema. Kayong dalawa ang magkatuwang. Kayong dalawa ang magkasama. Kayong dalawa ang magkasabay na maglalakbay sa buhay na ito. Hindi pwedeng si Kenneth lang. Hindi pwedeng si Resiliza lang. Kailangan si Kenneth at si Resiliza. Ang isang buhay para maging matagumpay, lalo na sa buhay may asawa, ay walang iwanan. Kayo, kayong dalawa, hanggang sa huli. Pakakatandaan ninyo ito. Dahil sa dami pa ng inyong haharapin, sa layo pa ng inyong lalakbayin, kung ito ang pasimula, magiging pasimula ng inyong pagsasama, sinasabi ko sa inyo, kayo ay magiging tanda ng forever sa mundo. Kaya nga Kenneth, Resiliza, congratulations sa inyong dalawa. Maari na kayong tumayong dalawa. Kayo naman mga kapatid na natitipon ngayon, ay manalangin para kina Kenneth at Resiliza at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayan ng Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong sagutin at ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Resiliza, bukal ba sa iyong loob ang pagparito upang makaisang dibdib si Kenneth na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay?
Yes na yes, Father. Yes na yes daw. Tingnan natin si Kenneth. Kenneth, bukal ba sa iyong loob ang pagparito upang makaisang dibdib si Richeliza na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Yes na yes na yes na yes, Father. Mas marami yun. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng Puong Baykapal upang sila ay palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Yes, Father. Yes, Father. Kenneth at Richeliza, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ang inyong mithiin na magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Sir Richeliza, na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Yes, 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 Father. Mas marami. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga sakit na ipagkakaloob ng umigapal upang sila ay palaging bilang ng mabuting mamamayang Kristiyano? Dito. Kenneth at Richeliza, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ang inyong mithiin na magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Dalawang kamay. Babakuhin ko lang kasal. Yaman. Yaman. Basta may ibang humawak ng ganyan. Tumasamay yung gaba na maging kasi ilalang kung paano humawakan. Dito ako na narinito kayo na rin surun sa batas ang mga rinutunin ng ating banal na simbahan. Yes, buong puso ba ang pagkapalobo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Yes. Nakalaan ka bang baligatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Yes, Father. Kenneth, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Richeliza na naririto ngayon, halinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Yes, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Yes, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Yes, Father. At walang iba sa akin at habang buhay kitang mamahalin ipinag Ama namin, kami po ay ng loob mag-aisa sa kalooban ng dami mula ang kapaginhawaan at kahirapan sa karamdaman at kalusugan sa lahat ng araw ng aming bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ang may hawak ng singsing at aras ay lumapit. Ka-ha!
Isolita. Kailan man hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pagkaingatan ng sinsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagtataksilan, isuot mo ang pagkaingatan ng sinsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ichaliza, kailan may di kita pababayaan, inilalagak ko sa iyo ang itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging mga anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tinatanggap ko ito at nangangako akong maging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating pagkakataon. Mga kapatid, pasulubungan natin ng masigabong palakpakan ang bagong kasal.
lang yun, guys. Hindi pa talaga yun yung tunay na labanan. Sexier! Oh, hinagay! Let's challenge from O'Malley family. Thank you very much. As husband and wife, 8 years in the making, a year of long preparation. Finally, they tied the knot. Please help me welcome Kenneth and Richeliza, the new Mr. and Mrs. O'Malley. Come on. Hey, hey. Show some love. Kaibigan, isang malakas at masigawang palapakan for Shell and Ken, the new Mr. and Mrs. O'Malley. Alright, everybody, please remain standing as I'm about to ask a very quick question regarding our gift. I'm so excited with that one. Okay, finally, isn't she the most beautiful? Indeed, yeah. Talaga naman, oh. What is the nanay? So, of course, I believe on that one. Okay, Shell, how do you feel right now after sleepless nights, you know, long preparation? You are standing next to your ex-boyfriend and now your husband. Siyempre, super happy. Wala bang palakpakan doon sa super happy? Oo. How about, iba ang ngiti mo ngayon, Kev. Sandali lamang po ha, parang may iba sa'yo ngayon. Huli kitang makita, nagtitimpla ka ba ng milti habang nagmi-meeting tayo. Pero ngayon, you look really awesome. Tama ba ako? Palakpakan naman natin si Ken. Pinaghandaan niya talaga to. So Ken, same question. Napakaswerte mo talaga ngayon. You are very blessed standing with your ex-girlfriend. And now your beautiful wife. How do you feel? Nangigigil na. Ganito ang gusto kong gawin mo. Habang sinasabi mo siya, tinitignan mo yung wife mo. 1, 2, 3, anong nararamdaman mo? Nangigigil. Parang iba yung sound, no? But anyways, your beautiful guest is well prepared. Their special gift for you. Question, would you like to open their gift? Yes? Yes. So dahil wag na nating patagalin pa, let's open our special gift with our wedding dance mug. Oh, it's a beautiful life. It's a beautiful life. In 3, 2, go with a beat. Yeah.
Thank you so much, everyone. You may now be seated. This is the surprise dance number. So sweet, bring the vibe, set the night light. Shoes on, get up in the mood, cup of milk, let's rock and roll. Kick out, kick the drum, running on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the throne. Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. Give a big hand for Mommy Marisa, and this time, Ken, you may now dance. Thank you.
after that. So thank you very much, Mr. once again, ladies and gentlemen, that was their amazing first dance as husband and wife. And as they continue to dance, the next tradition is none other than the prosperity dance. Thank you.
para sa aming pamilya, Madridejos at Umali family. Lahat ng papuri, lahat ng parangal ay sa iyo namin binibigay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you very much for symbolizing unity in every decision that you're about to make, not just today, but for the rest of your lives together. And of course, after slicing of the cake, you need to partake it or to feed each other. And do you know that many Filipinos believe in a certain program like this, na kung gaano mo kamahal, ganun din kalaki ang isusubo mo sa kanya. So, Ken, I'm gonna give you the privilege to show your love first, okay? And I'm gonna invite you here at the middle, dito tayo sa gitna. Ready? Everybody, let's witness Ken in showing his great love. Grabe! Sobrang laki ng pagmamahal. Palakpakan natin si Ken, ladies and gents. At kinaya ni Shell yun. Ganun kalaki ang pagmamahal. So, Shell, this is your time naman to show your love as well to Ken. Ready in 3, 2, 1. Wow, there you have it, ladies and gents. And kindly seal it with your sweetest kiss. Come on, kiss. Just a bit loud, right? 3, 2, 1. Once again, isa mo si Gemma Balokhang Katlihis for Shell and Kenneth. And now, let me call on the best man and maid of honor. So this time, you know what? One of my favorite segments actually is giving message to the couple. So again, may I invite the best man and maid of honor on stage? Good evening po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Ruby Jane, best friend po ni Shell since high school. Bali ka mag-anak ko din po si Shell. Wala na. Si Shell po, hindi ko po na-expect na magiging kaibigan at best friend ko po siya nung high school. Bali, pareho po kami ni Shell na wala ng father. Kaya medyo nagkakaintindihan po kami madalas. yun lang. Kenneth, Bes, ingatan mo si Shell. Huwag mong paiyakin. Huwag mo sasaktan. So ayun, basta kagaya nga ng sabi din ni Father at sa kanta ng Ben and Ben, piliin niyo ang isa araw-araw. Magandang gabi po sa ating lahat. Kumain na po tayo lahat. Mag-ingay, joke lang. Ken and Chell, congratulations sa gabing ito. Sa totoo lang po, napakarami na po nilang mga pinagdaanan, pero hindi yan pare po sila. Kita nyo naman po. Ilang, 8 taon? Ako, 8 taon, Prince, 8 taon! Dumating po sa punto na hindi natin nakalain na nandito sila ngayon upang saksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Congratulations, pare and mare. Ken, alam mo na, maging isang mabuting ama katulad ni ating paring Prince. At saka, Chell, sana payagan mo kami mag-inom paminsan-minsan. Yan ang simbolo ng wine toasting. Kaya kami ang nasa wine toasting. Congratulations, congratulations. Alright, so talking about wine toasting, everybody, please raise your glasses. Any glass would do. Glass of water, glass of wine, glass of juices. And let's say cheers for the newlyweds. Cheers to that. And of course, couple, you may intertwine and do an infinite symbol. Shell and Ken, you do the infinite symbol, please.
Yan. So there you have it, ladies and gentlemen. Once again, congratulations and cheers for a lifetime of great marriage. And of course, hindi rin maiwasan ang pag-aaway, but then at the end of the day, kayo pa rin ang magkakampi. Thank you very much also to our best man and maid of honor. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, show your answer to the guest po, ha? Okay, next question. Kanina kasi nakita niyo si Ken sumayaw. Pero ang tanong ngayon, who do you think is the better dancer? Okay, Shell and Ken, who is the better dancer? It's the groom! Alam niyo, lahat talaga, ano lang nilang sagot. Sandali. Hanap pa tayo nung medyo mahirap-hirap. Ay, is it Shell or Ken? Show your answer, please. Okay, ayan, iba-iba na ang sagot nila. We have bride, groom, bride, bride, bride. The correct answer is... Dun, 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 dun. The bride! Sorry, you're out. Oh, 5 minutes na lang, out na ako. Pero ang tanong ngayon, sino sa tingin nyo ang pinakamatagal, no? Mag-ready before going out. Is it Shell or Ken? Show us your answer. Yung talagang ano, ang tagal talaga. 5 minutes pero 20 minutes hindi pa rin tapos. Ako parang pare-parehas din ang sagot ah. The correct answer is, with exclamation point, it's the bride! Mga kapag-anak na silang lahat. Ah, okay. Makapag-isip tayo ng ano. No, kasi medyo mabibilis lang yung mga tanong dito eh. Ngayon ang tanong. After this wedding celebration, sino sa tingin nyo, very wild guess lang ha, sino sa tingin nyo ang unang matutulog? Is it Shell or Ken? Show us your answer. Let's go! Ito ko na natutulog sila yung parang sobrang daming pagod sa buong araw, ano? Okay, guys, be honest with yourselves, ha? Sino sa tingin niyong dalawa ang unang matutulog? Ready? Show me your answer. It's the groom! Ay, last two na lang! Okay. Ito yung tanong natin. Ah, is he from Umali family? No? Okay, ito yung tanong. In a nice way, ha? Sino sa dalawang pamilya, Umali and Madridejos, has a crazier family? When was he crazier? Ito yung talaga namang kahit magbardagulan, kahit mag, alam mo, hiyawan, okay lang sa kanila o yung pamilya nila. Is it the bride's family or the groom's family? Show us your answer. Kaya tingnan natin, baka magkaiba pala sila ng sagot. Anong sagot mo? Sigurado kayong dalawa sa sagot nyo? Nandito pa po ba ang pamilya ng Umali family? Nandito pa? Palakpakan po kung nandito pa. Ano nito sila? Show us your answer, my dear, sa kanila. Ayan. Naniniwala kayo na tama ang sagot nila? Tama po? Mali nito sabi ng mga kids. Because that is the correct answer! Baka nahihirapan ako dito sa dalawa kasi magkamag-anak pa sila, magkapamilya. Okay. Ay, this one. Who loves the other the most? Ibig sabihin po, sino sa tingin kasi ganun kalimitan, no? Merong mas may nagmamahal. Yung parang siya yung mas mapagkumbaba kapag may topak yung isa, o kaya man yung patience niya mas mahaba, something like that. Is it Shell or Ken? Show us your answer. Ay, ayun, magkaiba nila ng sagot! The other one on my right side is groom. This one naman is bride. Ako na ang sasagot because the correct answer is
bride! Congratulations! And do you have special gifts, right? Okay, please do receive. Ayan, tiki-isa po kayo dyan. Ito po. Rosalie. Okay, Rosalie. Are you single? Unfortunately, yes. Bakit? Ang ganda-ganda. Ilan taon ka na? I'm 27. 27? Oh, still young. Parang ibang tingin nyo, guys. Diba? Okay. Ngayon mo pa bago ang ating game. Dahil isa lang yung ating... Palakpakan naman natin si Rosalie. Sa ating ladies, maraming salamat for coming up on stage, ha? So, Gerald, eto. Hindi mo sila kilala? Hindi naman masyado. May kilala ka sa kanila? Kamag-anak or ano? Yung mga kuya lang po ni Shell. Okay. Okay lang yan. Dito ka. Yes. Tapos, guys, i-random natin yung apat sa likod. Yan. Bibigyan ko kayo ng microphone and sa bawat tanong ko, hindi kailangan tumingin muna si Rosalie. Okay? At mabilis lang din, pakibigay ang microphone. Unang tanong sa ating bachelors. Kung bibigyan nyo ng ulam si Rosalie, ano ito at bakit? Okay? Pass the mic lang tayo, pakibigay na ang set. Huwag kang tumingin, my dear. Okay. Number one, male number one, kung bibigyan ng ulam si Rosalie, ano ito at bakit? Caldereta. Bakit caldereta? Kasi paborito ko siya. Ah! Palapakan naman tayo doon! Gusto mo yun, Rosalie? Parang ako kiniligto. Sumon. Okay, male number two. Sinigang. Bakit sinigang? Maasim na ako ngayon eh. Pero masarap. Very honest daw sabi ni Rosalie. Maasim. Paksiw. Ay! Paksiw. Bakit? Maasin, tas medyo malansa. So, grabe naman kung maliligaw to. Parang bagsak na agad. Kakaloko kayo ha. But yes, we have male number four. Papayitan. Parang papulutan yata. Bakit? Papayitan. Papayitan ni si Locano Minuha. Sarap magmahal, hindi ka papalitan. Oh! Meron tayo mga caldereta, sinigang, paksiw, puro maaasim, paksiw at papaitan. Papaitan, very creative. Ah! 1 point na agad! Diba? Eh parang iba yung ite, alam mo kahawig ni Sam Milby yung napili. Agil ba kayo? Oo, maniwala ka sa akin. Okay, question number two. Question number two, gentlemen. Kung ikaw ay isang dessert, dessert yung minatamisan, ano? Ano ikaw at bakit? Number, nawala yung number one. Ah, may telephone call. Okay, number two tayo, mail number two. Buko pandan. Ay, bakit buko pandan? Kasi favorite ko yun. Ang ganda na sagot niya. Palakpakan natin. Full of ano? Full of content. Oo, favorite na kasi. Okay, male number three. Kung dessert ka, ano ka? Peanut brittle. Ay, peanut brittle. Matigas-tigas. Kasi matamis, tas may ligaw sa mani. Hindi ko alam kung bakit nabago pa itong laro na to. Alam nyo, hindi talaga original plan. Mahilig daw siya sa mani at matamis. Napaisip tayo. And last but not the least, male number four. Ice cream. Ice cream. Bakit? Masarap bilaan. Ayun, para gusto ko na umuwi dito sa tatlo kasi sila sa station. Okay, pero syempre hindi naman akong candidate dito. Syempre, we have our bachelorette.
alin sa mga dessert ang nagustuhan mo? Buko pandan, peanut brittle, or ice cream? Mukhang panalo yung ice cream. Ay, tawag sa agad yung ice cream! Okay, last na. Kung i-date nyo, hindi natin alam, di ba, we may not know in the future, si Rosalie, saan nyo siya i-date at bakit? Okay, dito na tayo, male number two. Si male one siguro ay out na dahil meron siyang emergency call lang. Male number two, saan mo i-date si Rosalie? O, dito na lang din sa cultural. Oo. Pwede naman. O, saan? Eh, anywhere, anywhere. Practical tayo, wala tayong trabaho. Dito na lang din sa cultural. Libre bang pagkain? Okay, male number three. Dito lang o kahit... Hindi, kahit saan. Pwedeng abroad, pwedeng dito, pwede sa bahay, anywhere. Elicity. Wow! Palang ka natin Elicity naman. Favorite ko yan ah. Elicity, bakit? Gagawa kita ng side orders. Ay! Side orders? Parang iba yung side orders mo. Okay, last. Meal number four. Dahil malayong pinanggalingin ko, iwan na kita sa Zambales. Woo! Bakit sa Zambales? Taga din ako. Ay, palakpakan naman natin, people from Zambales. Maraming salamat for coming over, ha? Okay, syempre last question na yun. Alin doon sa tatlo? Tatlo na lang kasi sila, no? Male 2, 3, and 4. Ang gusto mong manalo sa gabing ito? 4, Zambales. Yes! Palakpakan natin! Our winner from Zambales! Ayan. Please meet. Ayaw, sabi ko sa'yo kahit isang meal B, di ba? Ay. Ah. Gamit ang bibig, please. Get the garter. Ken, pasok sa loob. Dahan-dahan lang. Alright. Ano ha? Dito pa po tayo sa higher mamaya. Okay, Ken, kaya mo yan. And there you have it! After 1 hour, finally, it's a success! Congratulations! At palakpakan natin, Ken and Shell. Resty, nakita mo kung gano'ng kagaling dumiling. Sexier! Sexier! Ah! Kapanapanabit na. Pagtatagpo. Parang ako yung kinakabahan. Dahan-dahan lang, my dear. Oh. Lower? Ay, higher? Higher! Highest? Once again, a big hand for Resty and Rosalie and putting on the garter. I traveled here by car. My favorite thing about this day is they finally get married. I am predicting that the couple will have 3 kids and their firstborn will be a boy. And they will name him Eleazar. Advice for the newlyweds? Love each other. Congratulations, Rose Rosales, congratulations. You won whitening package. Nandito pa po ba? Okay, please come up on stage. Next up, to receive fitness package. Congratulations to Carmina Del Mundo! Carmina Del Mundo? For the third time, Carmina Del Mundo? Okay, dahil wala, let's withdraw. My name is Blank, and I am a close friend of the
Walang sagot? My favorite thing about this day is witnessing their love. Ah, they are looking for 3 kids and a boy. And you will name him Kendrick Chen. Oh, ang ganda. Always take care of each other. Pag may problema, try to resolve it muna na kayong dalawa. Tiwala sa isa't isa, huwag matulog ng galit sa isa't isa. Congratulations to Lester Umali! Okay, there we go. Malapit na nating mapanood ang ating same day edit video. So, kalma lang kayo dahil susunod na ang ating iba pang special prizes. On stage tayo, guys. On stage, yes. Okay, next up, to win. Is this third to the last? Okay. Wow! Napakaswerte naman ang susunod. Dahil mananalo siya ng brand new iPad. Wala ba palakpakan doon sa brand new iPad? Ako talaga, hindi ako uuwi pagka ganitong may iPad ako. Congratulations! Huwag ko nang patagalin pa. If you are here, please come up on stage quickly. Mark De La Cruz! Okay, Mark De La Cruz, ang sabi niya, hanggat kaya, tuloy lang. Oh, nilaban niya yun. Hanggat kaya. My favorite thing about this day is Alfonso. May Alfonso ba today? Pero hindi ko nabalita ang may Alfonso. Pero binanalo ko. Ah, nag-inom kanina. Ah, yung preps? Ay, sabi ko na nga ba. Ito na. Ang mananalo ng 10,000! Okay, congratulations! Ang kanyang message or advice for the couple, always make God at the center of your relationship. And you are... Marvy Laredo! Parang wala yata si Marvy. Nandito po ba si Marvy? In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Marvy po? Ay, naghahanap ang lalaki, sorry po. Nanalo po ang ating Miss Marvy in the house ng 10,000! Wow! Palakpakan naman tayo! Alam ko kung nalulungkot kayo ngayon dahil hindi kayo natawag. Pero, syempre, pasigin muna natin ang ating lucky winners, okay? So, our whitening package, my dear, please come over here. Thank you very much. Nagahinahanap ko talaga, Marvy. Akala ko, boy. Sorry. Si Miss, ano muna? My dear, please receive whitening package. At syempre, para special ng gabing ito, buksan na natin yan. Okay, please open your special gift because you won! Drum roll. Nanalo ka ng... Mabigat daw, ayan ha. Thank you. Nanalo ka ng whitening package and you won muriatic acid na may kasamang Zonrox bleach. Dahil champion ka, meron ka rin Kala fresh powder. Nakaka-fresh to, guys. Ano ba kayo? Alam niyo yan. At syempre, kailangan meron ka rin tawas. Palakpakan natin our first lucky winner. Congratulations. Medyo kalmahan lang ang paggamit ha, yung powder. Alam mo, pwedeng scrub yan. Pero medyo nakaka-damage. Natry ko kasi minsan. Nakadamage. Anyways, let's move forward with the fitness package. Fitness? Sir, pakireceive na po at buksan na natin kaagad-agad. Although you look really fit right now. Congratulations because you won! Putok na may kasamang floor wax! Lahat po na nang nakaget sa premium, palakpakan tayo kung bakit. At meron ka rin fit and white juice kapag nauhaw. At pag nagutom, do not forget to eat Quaker oatmeal. Palakpakan natin, fitness package winner. Alam nyo, simula elementary pa lang ako yung mga teachers natin, ano?
pinagahas talaga tayo. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin yan. Kaya minimaintain natin yung fitness. Okay. Brand new iPad! Palakpakan naman natin our major prize winner. Dito ka, my dear. At parang ayaw mo lumapit sa akin. Guwapo nito eh, no? Oh. Okay, Mark. Please receive your brand new iPad! Oh. iPad Pro yan, my dear. Buksan mo na dahil ikaw yung nanalo ng brand new iPad! Alam niyo, pag natutulog kayo, ang sarap ka nito. Ayos ba yan? Oo. Bago yan, hindi pa nagamit. Okay. Nanalo, oy. Siyempre, kitang-kita niyo naman. Clarice, makibigay nga natin ang 10,000! Wow! Dated December 10, 2022. And this will be a remarkable to you. Okay. Wow! Couple, bigay naman natin yung ating 10,000. Kapitan mo na, my dear. Yan. Okay. Congratulations! Because you won! Ito na ha, Kate. Kinukuha na natin. Ito na talaga ang pinaka-grand prize natin for tonight. You won 10,000 milliampere of power bank! Parang dapat mas malaki si palakpakan. Nagbenta ko doon, guys. Plus cardboard. Kahit ayaw nilang
paninindigan kita. Since grade 3 pa lang kami, nakita ko siya nung sa room nung sa Kinale sa elementary school. Nangibabaw talaga siya. So, nung unang tingin ko pa lang sa kanya, sabi ko, ang pogi. Ang tawag niya sa akin, T. T-H-Y, kasi Anthony. Parang pinutol lang, gano'n. Tawag sa akin sa kanya, Ri, kasi Richelisa. For today's video, here's my team. Bride! IT. Ito yung napili kong gift para sa'yo. Kasi deserve mo to. Bagay na bagay to. Lalo kong gwagwa po sa paningin ko. See you later. This is it. Natuloy na. Bayad later. Palamag. So itong gift ko sa'yo ay pagpasensya muna. Pero simbolo ito ng pagbuo natin na isang mabuting magandang pamilya. I love you. Sir. Magbuntis na ako. Ang isang buhay para maging matagumpay, lalo na sa buhay ng asawa, ay walang iwanan. Kayo, kayong dalawa, hanggang sa huli. Thank you.
humanity. First of all, thank you so much sa lahat ng sacrifices and patience and sa love. Pina-feel mo naman talaga sa akin na worth ako. The wind in your hair, the ocean. Makakatandaan ninyo ito dahil sa dami pa ng inyong haharapin, sa layo pa ng inyong lalakbayin. Kung ito ang pasimula, magiging pasimula ng inyong pagsasama, sinasabi ko sa inyo, kayo ay magiging tanda ng forever sa mundo. 17 taon, 2005, mula nang makilala kita. Ito na pala yung hangganan ng pagiging nating magkaibigan. At ito na din ang simula ng ating walang hanggang pagsasama bilang mag-asawa. 8 years na tayo, nagtitiisan. Ayun, I love you so much. From my tubol to finally my husband. I love you. It's been you. It's always been you. It's been you. It's always been you. Ayun, Nay. Ano ba yan? Tawag ito. Nay, thank you sa lahat. Matapang man ako, pero mahal na mahal ko kayo. Hindi lang naman ako showy. Ayun. As we go in age, and time has proven true. That's me, it's only made for you. Pangako ko na mamahalin kita ng sobra at ang ating magiging pamilya. Gagawin ko ang lahat para maitaguyod ang pamilyang bubuoy natin. Palagi na din ako magpapaalam bago mag-inom. Git sa lahat, ang iyo ay iyo at ang akin ay iyo. I love you. It's always been you. It's been you. And there you have it, ladies and gentlemen. You just watch this amazing story. Thank you sa lahat ng dumalo at syempre sa mga nag-sponsor talaga. Sa sobrang, yung mga sponsor talaga sobrang generous talaga. Yan, unang-una si Resty, super effort talaga from Zambales pa. Tapos si Ruel na, tawag ito yung sa lechon. Ben, nandiyan ka pa ba? Sobrang thank you. At then yung mga talagang umuwi pa talaga from abroad talaga, para lang ma-witness yung wedding namin ni Ken. Then yung mga ninong at ninang, thank you po sa family namin both sides, sa Umali at Madidejos family. Mga friends ko dyan, Bads, Jao, Let, Ruby, yan. Yung mga, atag ito, yung mga, tag ito, Eskinita family ko dyan, na sina Ikay, si Pat, si Gio, si Joanne, si sis, thank you sa pagdalo nyo, sa lahat ng kapitbahay na. Ang dami. And sa akin, magandang gabi sa inyo lahat. So, pasasalamat din sa una-una, pamilya ko, nanay, tatay ko, lola, mga pinsan, yung iba kong kapamilya dyan, thank you. Mga kapatid ko, she, thank you, tol. Boko Boys, thank you, Lee. Berna, thank you. And also, siyempre kay Resty, Ibe, thank you. Kay Ruel, salamat. San, thank you pag-uwi. Tsaka sa mga, sa lahat ng suppliers talaga. Kay Hoshane, sobrang ganda naman. Catch ko. Then,
Jay Sumage, sobrang gagaling ng team niya. Salamat. Catering, Lechesca, thank you po. Ayun. Sa nag-sponsor po ng cake, kay Ninang, kay Banes, kay Ninang Bane, and kay Sir Noel Sarmiento na magaling gumugtog na ano, ng sakso. Sobrang salamat po. Sa lahat po na umatend, sobrang thank you po sa inyo lahat. Sobra po. Muli isang masasayang palakpakan for Chill and Ken in the house, okay?